Marahil ay narinig mo na ang salitang Law of Attraction o nabasa mo na ang popular na librong Think and Grow Rich o di kaya ay napanood mo na ang dokumentaryong The Secret. Ang ibig sabihin ng Law of Attraction ay ang kakayahan na maisakatuparan mo lahat ng mga bagay na iyong ninanais kung nakafocus ka lang sa mga bagay na ito. Kung nasaan ang iyong focus o atensyon, yun din ang ibabalik ng ating mundo sa iyo. Yes, parang weirdo siya pakinggan pero ito kasi ang dahilan. Ang ating utak ay makapangyarihang bagay na pwedeng magpapayaman sa atin at pwede ring magpapahirap sa atin. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ngayon, mabuti man o masama, ay nakabase lamang sa mga desisyon na pinili nating gawin. At ang desisyon na yun ay nagmumula sa ating isipan o sa ating utak. Kung palagi kang nakafocus sa mga bagay na hindi mo gusto, kung ang laman ng iyong isipan ay ang mga negatibong bagay, masamang pangyayari at masasamang ideya, malaki ang chance na maa-attract mo rin ang mga negatibong bagay at masamang pangyayari sa iyong buhay. Kung pag-aaralan mo ang mga successful na tao sa kahit anumang larangan, isa sa kanilang mga commonalities ay alam nila kung ano ang kanilang goal. At 100% ng kanilang atensyon ay dito nakalaan hanggang sa sila ay nagtagumpay. Wala silang time para i-entertain ang mga negatibong bagay. Hindi rin sila mahilig magsayang ng oras. At hindi rin nila binibigyan ng pansin ang mga gawain na hindi magbibigay ng contribution sa kanilang goal. Naniniwala sila sa kasabihan na where attention goes, energy flows, and results show. At marahil ay naitanong mo na rin ngayon kung totoo ba ang Law of Attraction. At kung totoo man, siguro ay gusto mo ring malaman kung paano ito gagamitin. Kaya naman sa video natin ngayon, i-discuss natin kung paano ba gumagana ang Law of Attraction at ang tatlong paraan kung paano mo ito maa-apply. Pero bago tayo magpatuloy, shoutouts muna kay John Mark Mantakbao, Aluman at Master Yi. Maraming salamat sa patuloy na suporta dito sa ating channel. Ang Law of Attraction ay meron ding psychological term na tinatawag na confirmation bias. Ang confirmation bias ay isang uri ng cognitive bias na ang ibig sabihin ay pumapabor ka sa mga bagay o impormasyon base sa kung ano ang iyong mga pinaniniwalaan. Halimbawa, kung naniniwala ka na mas lalo pang lalaki ang buong operasyon ng iyong negosyo sa susunod na 5 taon, unti-unti mo rin makikita ang mga negosyo na naging successful gaya na lang ng Jollibee, SM, Robinsons at sila pa ang iyong inspirasyon. Pero kung meron ka namang pagdududa sa iyong negosyo at kung sa tingin mo ay hindi ito gagana, makikita mo rin ang mga negosyo na nalugi at na-bankrupt. Ang dahilan kung bakit ito nangyayari, ito ay dahil sa limitasyon ng atensyon ng ating utak. Kung anong mga ideya o impormasyon ang nilalaman nito, iyon lang din ang kaya niyang i-process. Kaya naman kung palagi kang nag-iisip ng mga positibong bagay, marami ring mga positibo at magandang opportunity ang darating sa iyo. Bali na a-attract mo ang mga bagay na nasa iyong isipan. Pero hindi ibig sabihin ito ay kapag positive ang nasa iyong isipan, ay palagi ring maganda at walang darating sa iyo na problema. Walang ganun. Ang nais lang iparating ng Law of Attraction ay maging focus ka sa mga bagay na mahalaga sa iyo kahit daanan ka man ng matinding pagsubok. So paano ba gamitin ang Law of Attraction? Ang unang paraan kung paano mo magagamit ang Law of Attraction ay mag-focus ka sa mga bagay na gusto mo kaysa sa mga bagay na ayaw mong mangyari sa iyo. Ano ba ang iyong goal? Sinusulat mo ba ito sa isang papel? Ito ba ang laging laman ng iyong isipan? Sinabi ng author na si T. Harv Eker, "What you focus on expands." Kailangan mong gumawa ng goal at maging intentional sa bawat desisyon na gagawin mo. Dahil kung nasaan ang iyong focus, nandoon din ang resulta. Ito ang kumo na ginagawa ng mga successful na tao. Meron silang goal at lahat ng kanilang hard work o pagsusumikap ay related sa goal na yun. Kaya naman hindi sila gumagala, ayaw rin nilang makipag-usap sa mga toxic na tao at ang palaging laman ng kanilang isipan ay kung anong aksyon pa kaya ang gagawin ko para unti-unti akong mapapalapit sa aking goal. Kaya sa halip na random ideas ang susundin mo, maging intentional at focus ka sa mga bagay na gusto mong maabot. Lagi mong intindihin ang pinagkaiba ng mga bagay na ating kontrolado at mga bagay na hindi natin kontrolado. At ang common na pagkakamali ng karamihan ay sinusubukan nilang baguhin ang mga bagay na hindi nila kontrolado. Gaya na lang ng pagre-reklamo sa gobyerno at paninisi ng ibang tao sa halip na maging focus sila sa pag-improve ng kanilang sarili.
Pangalawang paraan kung paano mo magagamit ang Law of Attraction ay kapag naniniwala ka na maaabot mo ang iyong goal at kapag sinabayan mo ng pagkilos. Lahat ng tao ay gusto ang maginhawang buhay, pero hindi lahat ng tao ay naniniwala na maaabot nila ito. Dahil nakikita nila na majority ng mga tao ay mahihirap, sa tingin nila ay hindi rin sila deserving na yumaman. Dahil ipinanganak silang mahirap, ang kaibigan at kamag-anak nila ay mahirap din, guilty rin sila na tumahak ng ibang landas. Pero kung naniniwala ka sa iyong sarili, alam mo na ang iyong goal ay makakabuti sa iyo at sa ibang tao, kailangan mong magpatuloy sa pagtupad nito at magsakripisyo. Maniwala ka lang na lahat ng iyong pangarap ay matutupad at palagi mo yung sabayan ng aksyon. Useless ang magandang plano at malaking pangarap kung tamad ka naman. Dapat ay haluan mo rin ng pagsusumikap dahil kapag walang aksyon, wala ring resulta. Pangatlong paraan kung paano mo magagamit ang Law of Attraction ay kapag grateful ka sa bawat pangyayari. Katulad ng sinabi ko kanina, dahil positibong ideya lang ang iyong iniisip, hindi ibig sabihin nun ay wala ring masasamang pangyayari na darating sa iyo. Lahat ng bagay ay merong kasalungat at hindi rin lahat ng bagay ay kontrolado natin. Ang tanging magagawa mo lang ay sanayin ang iyong sarili na tingnan ang magagandang parte ng bawat pangyayari. Sa halip na magreklamo, mag-isip ka pa kung anong opportunity kaya ang nasa likod ng bawat problema, anong aral kaya ang makukuha mo dito, sa anong paraan mo kaya ito malulutas. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mo ring tumanggap ng pagkabigo, dahil ang bawat pagsubok na darating sa iyo ay isang opportunity para mag-improve. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video, gusto kong magpasalamat sa iyo sa paglaan ng oras sa panunood. At kung nagustuhan mo ito, pakiclick na rin ang like icon para mas lalo pa itong ma-recommend ni YouTube. At kung meron ka namang natutunan, mag-iwan ka lang ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.